Mga ka-SFTV, welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay nandito naman po tayo sa probinsya ng Southern Leyte, kung saan ay sisilipin naman po natin yung mga sikat na tourist attraction na matatagpuan dito. Ngayong araw ay bibisitahin po natin ang pinakasikat na isla na mayroon dito sa Southern Leyte, yung Limasawa Island, para tingnan at alamin kung kumusta na nga ba yung mga tourist attractions na makikita dito sa isla. Hello! Ayan! Okay! So, sa ngayon nga pala ay nandito po tayo sa Agas-Agas Bridge, na kung saan ito yung pinakamataas na tulay na matatagpuan dito sa Pilipinas. Dito na po tayo nag-intro kasi dito medyo maganda na yung panahon kumpara dun sa pinagmulan natin dun sa Palo Leyte. Shout out day. Sunny Boy Miranda or Papa Sunny sa Quad Club 150i Sniper. Yon. Thank you and God bless gahe. Mula sa Agas-Agas Bridge ay nag-travel kami ng halos isa't kalahating oras papunta sa bayan ng Padre Burgos, kung saan kami sasakay ng bangka patawid sa Limasawa. Habang tinatahak namin ang daanan papunta sa bayan ng Padre Burgos, ay napansin namin ang tila malaking pagbabago sa mga lugar na nadaanan dati ng bagyo. Tulad na lamang dito sa bayan ng Sugod na sa ngayon ay ramdam na ang traffic dahil nga sa balik normal na ang mga negosyo at marami na rin ang namimili dito. Tapos ang higit isang oras ay narating na rin namin ang bayan ng Padre Burgos. Dito ay una naming tinungo ang kanilang daungan para malaman kung mayroon na bang biyahe patawid dun sa isla. Sir, good morning. Meron po bang biyahe papuntang Limasawa? Wala rin magpasayruan ng larga doon. Patulugay. May biyahe pa mamayang hapon. Wala siguro. Hindi na tumabalik. Na, mga ani. Mag-umay. Para nasawa. Sayang at hindi namin naabutan ang nag-iisang biyahe papunta dun sa isla. Kaya naman, naganap na lang kami ng bangka na pwedeng maarkila papunta't pabalik dito sa mainland. At medyo marami na rin pala ang mga mangingisdang nakabalik na sa pamamalaot, kaya hindi na kami nahirapang maghanap ng bangka. Pasado alas 12 na ng tanghali nang maumpisan namin ang biyahe sa dagat, kaya naman hindi na biro ang taas ng alon sa bahaging ito ng Sugod Bay. Tapos ang mala roller coaster na biyahe sa dagat ay narating na rin namin sa wakas ang isla ng Limasawa. Bagamat halos 2 buwan na ang nakakalipas mula ng manalasa ang bagyo dito sa Southern Leyte, ay kitang-kita pa rin natin ang mga ebidensya kung gaano kalakas ang bagyong humagupit dito.
Sakay ng tricycle, una naming pinuntahan ang pinakadulong hilaga ng isla kung saan makikita ang mga sikat na lagoon at beach resort. Maliban sa mga residenteng nagkukumpuni sa kani-kanilang mga bahay, makikita na rin dito ang mangilan-ngilang lineman na nag-aayos sa linya ng kuryente. Mahigit siyam na buwan pa lang ang nakakalipas mula nang huli nating mabisita itong isla at talaga namang nakakapanlumo ang sinapit ng mga lugar na dati nang nakilala dahil sa mga nakamamanghang tanawin. Dahil nga sa hindi kayang makapasok ng tricycle sa ilang parte nitong isla, kaya naglakad na muna kami papunta sa una nating destinasyon dito. Ito ang parola na nakilala dahil sa makapigilhining ng tanawin. Sa ngayon na hindi mo pagaanong ma-appreciate ang view dito dahil nga sa marami ang nabago, mga puno na nakalbo at mga nalaglag na bato. Mapapansin sa daanan papunta dito ang mga namumulaklak na halaman, mga gulay at pangsahog sa gulay. Ilang mga pananim na pansamantalang pinagkakakitaan ng mga residente habang hindi pa lubusang nakakabalik ang turismo sa lugar. Matapos naming bisitahin ang parola ay bumaba kami dito sa Mabatong Baybayin kung saan makikita ang isa sa pinakapopular na resort dito sa Limasawa. Ito ang Blue Lagoon Resort na nakilala dahil sa nakakaakit na tubig at nakakahalinang tanawin. So mula dun sa Barangay Triana ay narating na rin po natin sa wakas etong Blue Lagoon. Tingnan po natin dito etong resort. Para sa mga turista na nakapunta na dito sa Blue Lagoon, ibang-iba na po yung itsura nitong nakilala nating Blue Lagoon. So yung mga puno na nandito sa taas ng rock formation ay wala na. Yung mga cottages na nandito sa baba ay wala na rin, tinangay na ng tubig. Yung tanging nandito na lang ay yung mga rock formation at etong malinaw na tubig. Dito naman sa kabila, matatanaw po natin yung mga naglaglagang bato mula doon sa taas. Dati daw, ayon doon sa mga nakausap natin dito, yung mga bato na yan ay wala pa yan bago ang bagyong Odet. Pero pagkatapos ng bagyo, yan na. Nagbagsakan yung mga bato, pero eto. Dito sa tuktok nitong rock formation, makikita po natin etong ribulto ni Mama Mary. Hindi man lang siya nagalaw dyan, hindi man lang siya nausog, at hindi man lang natipak. Maging itong Santo Niño na nasa kanyang paanan, hindi man lang sila na usog ng hangin o ng alon. Ayan, tingnan nyo naman. Nakaharap po siya dito sa bahaging ito ng Southern Leyte. So mula dito sa Blue Lagoon ay pupunta naman po natin yung kabila nitong isla hanggang sa marating natin yung Magallanes. Yun po yung pinakahuli nating destinasyon dito. Okay, so let's go! Papunta naman kami sa kabila ng isla ay nadaanan namin ang bagong gawang kalsada. Ito yung bahagi ng kalsada na tinatawid ang mga nagtataasang kabundukan ng Limasawa. Pamamagitan ng bagong kalsada na tumatawid dito sa gitna ng isla ay narating natin itong Duck Duck Beach Resort sa loob lamang ng 10 minuto mula doon sa Barangay San Agustin.
So makikita naman po natin dito na wala na yung resort na dinarayo ng mga turista. Yung kanilang main building, ayan, at yung mga cottages na nandun dati ay wala na ngayon. Maging yung mga punong kahoy na nagsisilbing lilim sa mga nagka-camping ay ayan, yan na lang po yung natira. Sa ngayon nga pala ay nandito po tayo sa Barangay Magallanes kung saan makikita itong Magellan's Cross. Sir, hindi ba ito nasira nung bagyo? Natuklap lang. Tingnan nyo naman. Parang mas matibay pa yung ganitong struktura kumpara doon sa mga bahay na gawa sa semento. Yan. Pagkatapos ng bagyong ulit, ito na ngayon ang kalagayan ng Limasawa. Lahat, maraming mga bahay na nagiba ng bagyo. Kunti lang ang nabuo at ang karamihan ay wala na. Okay naman ang kalagayan ng transfer dahil may lansya namang okay, hindi na ano sa bagyo. Pero may dalawang lansya na nasira, isa na lang ang natira, yung Asuncion.